We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Sakit na leptospirosis maaaring makuha sa mga nakatiwangwang at nakaimbak na pagkain ayon sa Health Authority. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Baha ang kadalasang resulta ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Dito rin nagmumula ang iba't ibang sakit gaya ng leptospirosis mula sa ihi ng daga. Mga affected na mga rodents, most especially the mice. Pero not only the rats and mice are affected, every animal is a potential carrier of this leptospirosis. Sa Lipa City, dalawang suspected case ang naiulat ng City Health Office mula January hanggang June 2023. Yung isa doon nag-negative sa confirmatory test. The other one is may nagkaroon ng screening test, so hindi natin masabi na nagkaroon talaga ng positive case sa Lipa. Pero dapat din daw na mag-ingat kahit walang baha dahil sa mismong loob ng bahay, may banta pa rin ng leptospirosis. Kung maiiwan ang nakatiwangwang at hindi nakalagay sa malinis na container ang mga pagkain, malaki ang tsansang makontamina ito ng ihi ng daga. Ang mga nakaimbak na gulay, prutas at canned goods sa bahay, pwedeng pamugaran ng bakterya. Especially pag yung anything na contaminated ng urine, ng rodent or any animal na may leptospirosis, posibleng source of infection. Kaya si Nora, metikuloso sa mga gamit sa bahay. Doble ingat daw siya para makaiwas sa sakit. So kailangan talaga natin linisin every corner, every yung loob ng bahay. Kasi meron naman talaga na madumi na nililinis mo yon, yung duming nililinis. Ayon sa Health Authority, first line of defense ang kalinisan sa loob o labas man ng bahay. Payo rin na eksperto sa publiko, agad magpakonsulta sa doktor kung may sakit ng nararamdaman bago pa mauwi sa komplikasyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pagsasaayos ng jumbo bridge na nagdurugtong sa Batangas City at Lobo, Batangas, isang buwan nang nakatenga. Rehabilitasyon ng tulay pansamantalang ipinatigil dahil sa kakulangan ng pondo ayon sa DPWH. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, dumadaing ngayon ang ilang mga residente at motorista sa Barangay Talahib, Pandayan, Batangas City dahil sa pansamantalang pagpapatigil ng konstruksyon ng Jumbo Bridge. Ayon sa kanila, perwisyong maituturing ang nakatenggang pagawain. Nobyembre noong nakaraang taon ang pansamantalang ipasara sa mga motorista ang Jumbo Bridge sa Talahib, Pandayan, Batangas City matapos makitaan ng mga bitak ang ilalim nito. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng may epekto ang kalumaan nito maging ng nagdaang bagyong karding. Marso ngayong taon ang huling naabutan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na may nagtatrabaho sa lugar. Pero sa pagbabalik ng news team ngayong araw, tumambad ang nakatiwangwang na pagawain. Dismayado ang pamunuan ng barangay dito. Sobra pong nakakalungkot dito sapagkat ngayon po ay parating na ang tagulan. Ay wala naman pong konkretong detour na mapaparalyze po ang ekonomiya rito. Ayon sa Department of Public Works and Highways, pansamantala munang itinigil ang konstruksyon dahil sa nakitang sira sa slab ng tulay. Malaki ang damage nun kasi nung mabuklat yun,
yung repair namin ng slab, nakita yung cupping ng pier. Hindi kaya ng maintenance. Kulang yung pondo ko para doon. Nasa 30 milyong piso umano ang kakailanganing pondo ng DPWH para maituloy ang konstruksyon. Dismayado ang ilang mga motorista sa pansamantalang pagpapatigil ng paggawain. Ay malaki yung epektibo na yan. Gawa ng ayun daanan ay masama. Ay kargada ho lagi ang aking sakyan. Madaling masira ho ang pagka din lagi na daan. Pag bumabaha ho, hindi makakadaan. Ang risk talaga dito is yung pag malakas ang ulan. Gawa ng yan yung dinadaanan ng tubig. Medyo nakakatakot pero kung hindi matutuloy, wala naman tayong magagawa. Well, depende na lang sa namumuno. Tiniyak ng pamunuan ng barangay na kaagapay sila ng mga residente sa pagpapanatili ng kaligtasan sa lugar habang pansamantalang sa ilalim muna sila ng tulay dumadaan. Dapat po yung mapagtuunan agad ng pansin ng itaas para po ito ay maisagawa agad. So, national na budget ang kailangan dito, wala po kaming ibang dadaanan, ito lamang po. IV, sa panayam natin kanina sa District Engineer ng DPWH Batangas, sinabing humihingi na sila ng pondo sa national government para maituloy na ang pagsasaayos ng tulay. Balik sa'yo, IV. Maraming salamat, Denise Abante. Dalawang volcanic earthquakes ang naitala ng FIVOC sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. 4,472 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Umabot naman sa 900 metro ang taas ng inilabas na plume ng bulkan na napadpad sa Timog Kanluran. Direktang apektado ng mga aktibidad na ito ang Taal Volcano Island. Kaya naman mahigpit ang paalala ng FIVOC laban sa pagpunta dito, lalo't deklarado itong permanent danger zone. Presyo ng mga pangunahing bilihin, walang paggalaw ayon sa DTI. Mga mamimili, kanya-kanyang diskarte pa rin para makatipid. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dalawang beses kada buwan ang pag-grocery ni Jenny. At para pasok sa budget ang mga produktong bibilhin, mga discounted price daw ang pinipili niya. Kailangan daw itong gawin para kahit papano'y makatipid sa gastusin. Eh syempre, pag yung lahat ay mahal lang yung ano, di hindi makaka... save ng ano. Perang dapat ma-save, hindi sa iba namang... Ang diskarte naman ni Alberto, pailan-ilan na lang daw muna ang binibili niya. Ramdam daw niya kasi ang pagtaas ng presyo ng ilan sa mga bilihin. Kung ano po yung mismong kailangan-kailangan na talaga, yun po. Pero ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, wala pang pagtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Huli raw silang nakapaglabas ng suggested retail price o SRP nito lamang Pebrero. Ang canned sardines, 13 pesos hanggang 18 and 75 centavos. Ang processed milk nasa 31 pesos hanggang 96 and 25 centavos. 4 pesos hanggang 43 and 25 centavos ang kape. 25 pesos hanggang 40 and 50 centavos ang tinapay. Nakapako pa rin sa 7 pesos hanggang 8 and 75 centavos ang instant noodles. In case na may mga slight discrepancies or increases na centavos lang naman sa SRP, DTI promptly issues a letter of inquiry. And then the stores are made to answer or reply kung ano yung reason for that increase. Ang tingin ng DTI, nakakayanan pa ng mga manufacturer ang gasto sa paggawa ng produkto, kaya walang paggalaw sa presyo ng mga ito. Pero if ever na again, gumalaw na naman ang ating fuel prices, other incremental materials and cost sa production, kasama na yung use ng lata, malaki ring impact kasi yun sa materials nila sa production. Wala pa raw ibinababang abiso ang head office kung meron mang pagtataas sa presyo ngayong pumasok na ang second half ng 2023. Abiso nila sa mga consumer na maging matalinong mamimili. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 43 anyos na tricycle driver patay ng barilin ang sariling bayaw sa Chaong, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez.
Nauwi sa krimen ang salo-salo sa agahan ng magkakaanak sa Barangay Bulacha ang Quezon nang barilin ng 43 anyos at tricycle driver na si Pedro Dean, ang sospek na si Enrico Perez, mismong bayaw ng biktima. Ayon sa pulisya, tama ng kalibre 45 sa ulo ang tinamo ng biktima na kaagad itong ikinamatay. Lumapit po itong si Enrico Perez at may dala-dala siyang jacket kung saan naka-concealed yung baril na ginamit niya. And then all of a sudden, bigla niyang pinuntahan sa likod and then pinutukan. Blanco ang mga otoridad sa motibo ng krimen, lalo't wala naman daw nalalaman ng pamilya at kaanak na alita ng dalawa. Bago nito, magkakasama pa raw nag-jogging ang sospek at biktima at iba pang kaanak. Ayon sa pulisya, may pinagdaraan ng depresyon ng sospek. Investigation revealed na ito pong si sospek natin ay nagsasuffer siya ng depression. Actually, meron po itong mga psychiatric consultation. Mabilis daw tumakas ang sospek. Sinisikap na mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawing biktima. Ikinakasa na rin ng pulisya ang hot pursuit operation para malaman ang kinaroroonan ng sospek. Patuloy pang investigasyon sa krimen. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. DOH Calabar Zone, pinaghahanda na rin ang posibleng epekto ng El Nino. Mga sakit na maaaring makuha sa matinding init ng panahon, ibinabala ng Health Authority. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Formal lang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng El Nino phenomenon noong Martes. Sabi ni Dr. Ariel Valencia, ang Regional Director ng DOH Calabarzon, matagal na nilang pinaghahandaan ang magiging epekto nito, lalo sa supply ng tubig. Kaya naman, ipinasisiguro ng DOH sa mga ospital sa rehiyon ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. Binigyan po natin ng mandato ang ating mga hospital na gumawa ng mga paghahanda tungkol dito. Una, paano sila makakatipid ng tubig, paggamit ng tubig? Saan possible source nila? At ano po ba yung dapat i-prioritize nila? At siyempre, ibigyan din ng bilin yung mga pasyente. Nagpaalala rin ng DOH sa publiko sa sakit na heat stroke na posibleng maranasan ng sinuman dahil sa mainit na panahon bunsod ng El Nino. Pwede naman maiwasan yan. Una-una, huwag kang lumabas nang hindi naman kailangan. Unnecessary, doon ka na sa lugar. Kung makaramdam ka, uminom ka ng maraming tubig. Hydrate. Bukod sa heat stroke, maaari din makaranas ng iba pang sakit ang sinuman, lalo kapag na-expose sa init ng araw. Minsan, may mga derma cases dahil sa init, lalabas yan, o even nga yung asthma. In-expect natin. Kaya bukod sa pagdadala ng pananggalang sa init, payo ng DOH sa publiko, magkaroon ng sapat na kaalaman para mapanatiling ligtas ang sarili sa mainit na panahon na dulot ng El Nino. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Batanggenyo, itinanghal na Mr. National Universe Philippines 2023. Naturang Batanggenyo, inspirasyon ang pamilya para makamit ang titulo. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Gabi-kabila na raw ng mga guestings ang natatanggap ni Ruslan Kulikov matapos siyang tanghalin bilang Mr. National Universe Philippines 2023. Tinalo ng 23 anyos na Batanggenyo na tubong ibaan ang mahigit 50 candidates sa katatapos lamang na Mr. International Philippines pageant. Kwento ni Ruslan, hindi naging madali ang pinagdaanan niya sa kompetisyon. Made me realize that having a title is a responsibility pala. No? How are you going to help more in this world, in this community? Ang dating laman ng pageant sa eskwelahan, national pageant na ang sinalihan. Isang mental health advocate, inspirasyon ni Rasla ng pamilya at inaalay ang tagumpay sa tatay niya na nasa isang home care ngayon. He's been in rehab for 20 years. He was diagnosed ng schizophrenia. I want to show him na kung paano yung buhay dito sa labas, and ayun, gusto ko maging proud siya sa akin pa. Pagpatuloy mo lang kung anong ginagawa mo and huwag makakalimot sa lahat ng tumutulong sa iyo, especially kay Lord. Mahal na mahal ka namin. Maagang graduation gift para kay Rasla ng pagsungkit sa titulo. Nakatakda siyang magmarcha sa July 26 sa kursong Communication Arts. Number one fan ng Batanggenyo title holder ang kanyang lolo at lola, na noon pa man ay kinakitaan na raw nila ng sipag at determinasyon. Hindi man toong kagandahan, ang buhay na kanyang kinalakhan ay yung kanyang pangarap sa pool na maliit ay naabot niya sa ngayon.
irerepresenta ni Ruslan ang bansa sa Mr. National Universe sa Thailand sa isang taon at ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na raw ng kanyang team ang susunod na laban. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ilang basketball enthusiasts sa Batangas sumalang sa second edition ng GMA Masterclass The Sports Series sa Lipa City. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Puno ng aksyon ang hard court ng De La Salipa matapos na sumalang sa basketball clinic ang 44 na basketball enthusiasts mula sa iba't ibang lugar sa Batangas. Dito, tinuruan sila ng tamang dribbling, shooting at iba't ibang basketball techniques. Ang 17-anyos na si Nathaniel na mula pa sa Batangas City at ang 15-anyos na si Jaril ng Santo Tomas City. Kasi nung nasa Batangas po ako, iba po ang mga turo doon. Mas maganda po yung turo nila dito para mas ma-improve ko po yung sarili ko. Lumawak ko po yung isip ko sa basketball. Ikalawang edisyon nito ng GMA Masterclass The Sports Series na unang inilunsad sa Tarlac City. Layo nitong turuan ng tamang paraan ng paglalaro ng basketball ang mga kabataan. Nanguna rito ang GMA Regional TV and Synergy, katuwang ang National Collegiate Athletic Association o NCAA. The values that we learn from the sport that we can integrate at may tulong dun sa pang-araw-araw nilang buhay. Panauhin sa clinic ang PBA legend at tinaguri ang The Flying A na si Johnny Abarrientos at Jay Lorason ng Perpetual Altas. Hinikayat ng mga ito ang mga kabataan na huwag susuko, lalo na kung seryoso, sa pagbabasketball. Even though we are all same height, there's no impossible if you keep aiming and searching and working. Sobrang nakaka-overwhelm lang na pagpunta ko dito. Di ko in-expect na ganito karami yung bata na gustong magpaturo. Pagkatapos ng clinic, binigyan ng pagkilala ang natatanging mga manlalaro na nakitaan ng potensyal. This might give them the opportunity to be scouted and be invited in our basketball program. Pagkatapos sa Batangas, susunod na dadayuhin ng GMA Regional TV and Synergy at NCAA ang San Juan City, Metro Manila, kasama ang sports legend na si Romel Adukul para sa GMA Masterclass Sports Series. Kasama si Kel Rabaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Kay Lynn Alcantara, kumasa sa Lato-Lato Challenge. Samantala, Maxine Medina, nagsimula ng mag-wedding countdown. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hindi pinalampas ni Kylie Alcantara ang intense at nausong laro ngayon, ang Lato-Lato. Competitive ang Love is Love at First Street Star. Sinubukan niya ito mula sa maliit, may hawakan, at sa malaking Lato-Lato hanggang sa makuha na niya ang tamang timing nito. Excited na ang dating beauty queen turned actress na si Maxine Medina para sa kasal nila ng kanyang fiancé na si Timiliana. Ibinahagi ni Maxine sa kanyang social media account ang ilan sa kanyang prenup photos kasama si Timmy. Sa kanyang caption, sinabi nitong tatlong buwan na lang hanggang sa araw ng excitement to the max. Nakatanggap ng papuri si Aidan Veneracion mula sa Royal Blood viewers dahil sa mahusay nitong pagganap bilang si Archie Royales, ang apo ni Gustavo Royales na may autism spectrum disorder. Challenging daw para kay Aidan ang pagganap kay Archie dahil ito ang kauna-unahan niyang drama role. Humingi nga raw siya noon ng tips kay Ken Chan kung paano niya gagampanan ang ganitong klaseng role. Samantala, kanya-kanyang spekulasyon na ang magkakapatid na Royales kung sino ang tunay na salarin sa pagkamatay ng kanilang ama. Isa nga ba sa kanila ang pumatay kay Gustavo? At ano kaya ang itinatago ni Emil sa magkakapatid? Abangan yan ngayong Webes sa Royal Blood pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may ilang bahagi ng bansa na uulanin at may ilan din namang makakaranas ng mainit at malinsangang panahon. Yan ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies o hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Southern Luzon,
gaya sa ilang bahagi ng Quezon, Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Kaya naman mga kapuso, ugaliin pa rin magbaon ng payong o pananggalang sa ulan kung lalabas ng bahay. Program of work para sa rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City na isumiti na. Mga residente umaasang masisimula na ang rehabilitasyon ng tulay sa lalong madaling panahon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nangangahulugan ng kita para sa ilang tricycle driver ang paghahatid at sundo ng pasahero sa barangay Dumuklay sa Batangas City. 30 ng 30, minsan bawat alis kahit isa. Minsan biyahe ka dito, biyahe din doon. Pagbalik mo may pasahero, ganun. Nang hindi na kasi madaanan ang tulay dahil sa malaking butas nito, nasasambot na nila ang pasahero sa bahaging ito ng kalsada. Pero ayon sa mga tricycle driver, hindi sila nananamantala sa singil sa pasahe. Ay hindi po, tama lang po, tama po. Kung ano po yung hindi rin po nakapag-previsyo sa kanila, hindi, tamang kita lang din po. Kung sino naman gustong bumiyahe na sabihin na alis agad, minsan may mag-aantay, minsan gusto kahit isa alis agad. Ipinagbabawal ng dumaan ang mga motorsiklo at bisikleta sa tulay, kaya marami maingat na naglalakad na lang muna. Naisumiti na raw ng City Engineer's Office ang program of work ng proyekto sa City Planning and Development Office. Nasa kanila na ngayon ang bola at mula rito, magsisimula ang public bidding. Sa July 10, nakatakda ang pre-procurement meeting ng Bids and Awards Committee o BAC. Para malaman kung lahat ng mga projects na subject for public bidding is kompleto yung mga papeles. Matapos nito, ipapatawag ang mga interesadong kontraktor para sa proyekto. Sabi ng LGU, mahigit 20 million pesos ang alokasyon sa rehabilitasyon ng tulay. So subject for the evaluation, yung kanila, and whichever is na-meet lahat yung requirements at kung sino yung least na responsive bid, yun po yung bibigyan ng award. Malaki ang inaasahan ng mga residente na magtutuloy-tuloy ang pag-usad sa itinatakbo ng rehabilitation project. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. DOH Secretary Ted Herbosa, determinadong mabigyan ng trabaho ang mga nurse na hindi papasado sa board exam. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Pinanindigan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang plano nitong i-hire ang mga nurses na tapos na sa kursong nursing pero wala pang lisensya o hindi pa pasado sa board exam. Matatanda ang sinabi ito ni Herbosa noong nakaraang buwan. Solusyon naman ito sa kakulangan ng mga nurses na ang pangunahing dahilan ay pangingibang bansa. Sa tala ng Professional Regulation Commission o PRC, nasa 4,500 nurses sa 70 ospital ang bakante sa bansa ngayon. Sinabi ng PRC na wala sa batas ng Nurses Act ang pagbigay ng temporary license. Nag-usap kami ng Board of Nursing at Professional Regulation Commission na may iba pang paraan para ang ating mga nurses na nakapasa na ng 4-year program, yung Bachelor of Science in Nursing, at hindi pa nakakapasa ng board exam ay pwedeng magtrabaho sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan. Sakaling ma-hire, tatanggap ng nasa 35,000 hanggang 40,000 pesos na starting salary ang mga nurses at maaari pang mas mataas ang sweldo kung may experience. Iba't ibang grupo na maging ilang senador ang pumuna sa planong ito ni Herbosa. Sa kabila nito, patuloy ang pakikipagpulong ng kalihim sa iba't ibang ahensya gaya ng Professional Regulatory Commission at samahan ng nurses para maisakatuparan ito. Ito ngayon ang aming binabalangkas ang mga ibang pamamaraan para ang ating board eligible ay ma-consider like a nurse assistant or nurse trainee sa ating mga pampublikong pamahalaan para makapagbigay ng dagdag na serbisyo sa ating mga may sakit na nangangailangan ng nursing care. Noong Mayo, sinabi na ni dating DOH OIC Maria Rosario Vergere na maaaring tumagal ng 12 hanggang 23 taon para maresolba ang suliranin sa kakulangan ng nurses sa buong bansa. Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Hindi bababa sa 30 bahay sa Barangay Halang, Calambas City, tinupok ng apoy. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumulabog sa mga residente sa Barangay Halang sa lungsod ng Calamba gabi nitong Miyerkules. Tulong-tulong ang mga taga roon na maapula ang apoy. Ang ilang bahay, bumagsak na ang bubong at haligi. Ayon sa Bureau of Fire Protection Calambas City, hindi bababa sa 30 bahay ang natupok. 31 na bahay, tapos 32 na pamilya.
Dito po sir sa Halang Elementary School, dun po pinaipakwit na ating barangay officials. Sa inisyal na investigasyon, nakasinding kandila ang sanhinang sunog. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na pawang gawa sa light materials. Wala daw po silang ilaw, tapos yung kandila na pinagsimulan ng sunog. Sabi nitong si Raymond ay natabing daw ng anak niya. Yung natabing na kandila ay dumapo po sa mga gamit nilang na nasa paligid. Tapos inabot ng ikalawang alarma ang sunog. Nangailangan pa ng fire truck mula sa ibang lugar. Aabot sa 1.8 million pesos ang tansyang halaga ng pinsala. Wala naman daw nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon sa sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Libo-libong bakawan itinanim sa mangrove forest sa Dait, Camarines Norte bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Narito ang report ni Hazel Alviar. Libo-libong mangrove seedlings o bakawan ang itinanim ng lokal na pamahalaan ng Dait, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at non-government organizations sa mangrove forest na sakop ng Barangay Bagasbas, Dait, Camarines Norte. Bahagi ito ng kanilang aktibidad sa pagsisimula ng National Disaster Resilience Month. Ayon sa MDRRMO Dait, malaki ang papel ng ginagampanan ng mga bakawan sa pagprotekta sa mga struktura at bahay na malapit sa ilog at dagat kapag mayroong kalamidad. Bukod pa rito ay nagsisilbing tahanan at breeding grounds ng mga isda at iba pang marine life ang mga bakawan at maging ng mga migratory birds kung kaya't dapat lang daw itong maprotektahan. Kapag napadami natin ito, magsisilbi itong barrier sa mga storm surge, sa tsunami, ito ang unang babasag doon sa mga alon. Hindi naman bababa sa 500 individual ang nakiisa sa aktibidad. Sana mabubuhay man at may takman akong dala na medyo mararumsi pagkatanong ko. Samantala, idinaan naman sa on-the-spot painting contest ang pagdiriwang ng National Resilience Month sa Rosario, Batangas. Mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang napakita ng kanilang mga talento sa pagguhit na may kaugnayan sa pagiging matatag, kung saan nabigyan ng papremyo ang mga nanalong kalahok. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Paggawa ng mga tsinelas, bag at iba pang produkto, pinagkakakitaan ng ilang kababaihan sa isang barangay sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Mahigit 20 taon ng mananahi ang 51 anyos na si Julieta, ang pananahina ang nagtaguyod sa kanyang dalawang anak. Halos 10 taon daw siyang nagtrabaho sa Maynila, ngunit nang magsara ang patahian doon, nawalan na rin siya ng trabaho. Para kay Julieta, malaking tulong para sa gaya niyang housewife ang mga programa ng barangay. Marami po mga kababayan dito, mga walang trabaho, sa bahay lang, para po kumita at sustento sa kanyang mga anak sa pagpapaaral. Ang mga gawang tsinelas at bag ng nasa mahigit 300 kababaihan sa Talahib, Pandayan, dinadala na rin sa iba't ibang lugar sa Maynila at iba pang probinsya. Ang mga kinikita nila sa mga produkto ang siyang pinaghahati-hatian ng mga kababaihan sa barangay. Sila po ay sama-sama para po sa kanilang programang maitaguyod ng maayos. Napakalaking tulong po ito sa mga kasamahan namin dito. Sila po ay may pinagkakaabalahan at sila po ay kumikita doon. Bukod pa sa pananahin ng mga bag at tsinelas, gumagawa rin sila ng mga champoy mula sa sampalok at wild honey. Ilan lamang ito sa mga produktong ipinagmamalaki ng mga kababaihan sa lugar. Para kay Julieta, nais niya rin itong maituro sa kanyang mga anak. Para po sila matuto at lumaki po sila na kaya po nilang tumindik sa sarili nilang paa. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.